medyo nagtatawa dun sa sinabi ng tatay mo, ah. Bakit? Ano ba yung sinabi niya? Parang something about giving you protection. Lucy! Hindi mo natupad yung pinangako mo sa akin. Napaproteksyon na yung anak ko. Umalis ka na. Iwasan mo na yung anak ko. Ano ang pakialam mo sa amin? Hindi ka naman tatay niya. Bro, hindi ka naman rin boyfriend niya. Labo ka, wala ka. Oh, taray! Pasensya na, kanina. Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad, Kaydin. Concerned lang sa akin yung tao. Eh, concerned din naman ako sa iyo eh. Dati pa, hanggang ngayon. Higit pa sa inakalam. Come on, Isay. Ano din? Hindi pa rin siya sumasagot? Maupo ka muna, please. Hindi pa siya sumasagot eh. Maupo ka muna, please lang. Ako. Patricia, nag-aalala na ako. Hindi ko alam ang nangyari kay Isay o sa tatay niya. Sana hindi naman sila nag-away dahil sa akin, di ba? Stop stressing yourself out. I'm sure that they're okay. Malay mo, baka gusto lang ni Isay na magkaroon ng time para sa sarili niya at para sa dad niya. I really think so. I prepared some tea for us. So, pwede ba, kumalma ka muna, drink some tea, at mag-smile ka naman. Nakasumamat ka the whole day. Smile. Sige na. Mahirap. Cheers. Kaya mo yan. Okay, thank you. Salamat sa tea. Susubukan ko. You worry too much. Yan ang problema mo. Uy, bro, may niyata sa labas ha. Check nila lang. Okay, sir. Tingin nyo kung ano mga order nila. Okay? Nagawa mo. Pare, yan oh. Yung mga yan. Sila yung dahilan ko bakit na-batch ato kay Titom. Ang may ginawa nila, oh. Kailangan mahuli natin yung mga snatchers na yun, eh. Walang hiya. O, binalibag si Missy. Kailangan bayaran nila yung walang hiya na ginawa nila. Ito, mga walang hiya nga, yan, no? Manong, baka pwedeng taas-taasan nyo ng konti yung tinuro nyo kay Tatay Tom. Kasi hindi matutumbasan yung sentimental value na ang sing-sing na yun para sa kanya. Hay nako, tama lang ipinresyo ko sa inyo. Di na kayo lugi doon. Kung sa iba yan, hindi hamak na mas mababa ang ituturing sa inyo. Maaari po bang makiusap sa inyo? Kung sakasakali pong magkaroon po ako ng pera, maaari ko bang balikan yan? Tubusin muli. Pakiusap lang po. Kasi napaka-importante po sa akin yung sing-sing na yan. Mula po yan dun sa na yung maong asawa ko. Titingnan ko, pero hindi ako mangangako. Chief, wala namang namumukad sa mga litratong to eh. On that case, pwedeng baguhan pa lang ang mga snatcher na yan. Kaya wala pa silang record sa amin. Pero magagawin pa ba natin ang paraan na mahuli sila? Gagawin namin ang lahat natin pwedeng gawin. Aso na magkaroon kami ng lead, sasabihin namin sa inyo. Sa iyong ngiti,
Tay. Ay, salamat. Tay. Oh. Malapit na yung death anniversary ni Nanay. Hindi natin siya madadalaw. Kaya nga, kahit na namin nakumpin sa Manila, mas gusto ko pa rin sa atin. Kasi, nandun si Nanay. Nasasamahan natin siya. Hindi kaya dito. Kahit magkakasama tayo, kulang pa rin. Kayo ba'y tatanungin ko kung mas pipiliin nyo? Magtili rito o umuwi sa Davao? Ah, ako tay. Gusto ko pa rin sa atin. Ako rin po. Baka nalulungkot na si Nanay na iniwan natin siya. Gusto ko na po umuwi, tay. Mika, Jasper, hindi kasi ganun kadali yung gusto ninyo eh. Si ate, kailangan pa niya mag-ipon ng pera para mabayaran natin yung atraso natin dun sa mga taga-compound. Tsaka may utang pa kasi si ate kay Kuya Aston eh. Tay. Tay, saan niyo po nakuha to? Bayaran mo na yung dapat natin bayaran na. Ha? Alam kong kukulangin yan. Pero huwag kayo maglala. Gagawa pa ako ng paraan para mapunahin yung mga kailangan natin magbayaran. Ha? Kukuha ko ng mas dobling trabaho kahit triple gagawin ko. Basta makaipon lang tayo at makauwi tayo sa Davao. Tay Tom, may opening ng utility sa opisina namin. Kuyutan yun. Labanan ng palakihan ng Ibox yun. Pero, kung hindi mo na yun, sayang din yung racket na yun. Trabaho yun. Odin, bro, mukhang nagsakdo lang ka na naman ng langit lupa dyan ah. Pare, nung isang araw ka pang, nung isang araw ka pang ganyan. Trish, cheer up mo naman tong friend ko. Binabantayan ko na nga yan eh. Araw-araw kayo po nandito. Ano? Ano? Sweet-sweet na sa'yo, pare. Alam mo bro, ang dapat mong problemahin yung next project natin. Ha? Dapat magkaayos na kayo ni Isay eh. Kasi kung hindi kayo magkakaayos, sino ang tutulong sa atin? Oo nga eh. Alam mo, bro, sa totoo lang, mas okay na lang siguro sana sa akin na magkabatay na lang kami ni Isay. Kahit hindi niya tumulong dito, okay na yun eh. Basta maging okay lang kami ni Isay. If it's any help, willing naman akong tumulong sa inyo. Yun, no? Talaga? Of course. Salamat. Salamat. Yes. It really helps. Presyo magbayad eh. Eh, Aston, pera yan ng mga taga-compound eh. Siyempre, kailangan bayaran namin kaagad yun. Hindi ko nga alam kung anong paraan yung ginawa ni tatay para makuha yung pera. Basta naman yung binigay sa akin. Parang alam ko.
nagpasama yung tatay mo kanina kay Elvis sa Alahera. Bro, kayo na muna ni Patricia ang bahala sa debu. Kailangan ko muna asikasuhin yung kaso ni Isay. Pare, sapat na yung ginawa mong tulong eh. Ito ah, nakapag-report ka na sa pulis. Nakapagbigay ka na ng ebidensya para makatulong sa kanila. Pare, pwede naman nating paubaya sa mga pulis tong kaso na ito eh. Bro, isipin mo to. Araw-araw, ang dami-dami nila natatanggap na kaso. Sa tingin mo talaga matutukan nila? Pare, hindi natin pwedeng pakialaman ang trabaho ng pulis. Alam ko, bro. Alam ko naman yun. Tutulungan ko lang sila para mas mapadali yung trabaho. Ano gagawin mo? Ugali si Hiram. Ito. Dean? Castro? Ikaw ba yung private investigator na nakausap ko? At your service. Iyong ngiti, ako'y nahuhumay. Tatay? Bakit anak? Ikaw may iyak. Tatay, totoo ba yung nabalitaan ko? Ano? Tay, binenta niyo ba yung wedding ring ninyo ni nanay? Tay, bakit niyo ginawa yun? Wala na tayo bang pambayad sa pagkakautang natin, anak eh. Tay, wala na tayong restaurant. Wala na rin tayong bahay. Tay, yun na lang yung meron sa inyo. Bakit niyo binenta? Tayo na lang yung simbolo ng pagmamahala ninyo ni nanay. Bukod sa aming mga anak ninyo, wala na. Kailangan ko lahat ng to eh. Kung hindi ko inuna yung pagiging close namin ni Dean, hindi naman mangyayari to. Hindi kayo mapipilitan na mahiwalay sa inyo yung wedding ring ninyo ni nanay. Tay, sorry po. Huwag mo sisihin ang sarili mo, anak. Tatay Tom, pwede po ba kasamahan niyo po ako kung saan niyo binenta yung singsing? Alam ko po kung gano'ng ka-importante ang singsing na yun sa inyo at kay Isay. Kaya po, gusto ko po kayong tulungan. Gusto ko po siyang bilin para iregalo kay Isay. Alam mo, Aston, ikaw ang tamang lalaki para sa aking anak. Hindi si Dean. Nakita mo na yung mga tao pinapahanap ko? Nakita ko na sila. Malapit dito sa kung saan hinold up yung kaibigan nyo. Mukha naman silang small time. Pero boss, mukhang kargado. Okay.
Magandang gabi po. Siguro naman ako natatandaan niyo ako. Ako po yung nagbenta ko sa inyo ng singsing. Diba may usapan mo tayo na pwede ko siyang balikan at bilhin muli. And dito po kami para kunin ulit yung singsing. Hindi niyo sa pwede balikin. Bakit po? Kahit po cash, pwede akong magbayad. Kahit po may interest. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Bakit hindi pwede? Di ba may usapan mo tayo na pwede ko siyang bilhin? Kasi bibilhin ulit siya, bibilhin mo siya ng kaibigan ng anak ko eh. Nasaan na po yung singsing? Bumaloy ko ba? Karamihan ng mga nagbebenta sa akin, ganyan ang sinasabi. At saka pagkaalis nyo, may dumating akong kliyenteng politiko. Kailangan daw niya ng palamuti doon sa bagong mansyon niyang pinagagawa. Kaya ayun, pinatunaw ang singsing kasama ng mga lumakong alahas. Ang usapan natin, alinaw-lilang nababalikan ko na pwede ko ulit bawiin sa inyo pag meron na akong pera. Pwede ba, bakit niyo pinatunaw yung singsing? Wala kayong puso. Negosyo to, walang personalan. Anong walang personalan? Alinaw-linaw lang usapan natin na pwede kong balikan yung singsing na yon. E paano na yung singsing ni Mercy? Paano makukuha? Wala na nga, tunaw na. Tunaw na? Wala kayong pera, wala kayong puso. Balik niyo sa akin yung singsing ni Mercy. Balik niyo! Ay naku, Stella! Ikaw na nga ako mausap dito. Sorry, Otay. Sa iyong ngiti, Pami nga! Ang bang-bang mo naninika. Huwag na maglalaro ah. Baka mamaya magharutan pa kayo kay Jasper. Papawisan ka na naman. Apo, Ate Isay. Bango-bango na. Bango-bango na niyan. Hindi naman. Hello? Dali lang, ha? Oh, andito na pala kayo. Ano nangyari? Bakit parang antam na yung tatay? Tay, okay lang kayo? Aston, saan ba talaga kayo nagpunta? Bakit ganito si tatay? Parang nangihina siya. Tatay, to! Tay! Tatay, to! Tay! Maistory po ba ng atake sa pusong pamilya niyo? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. What's the vital sign? Miss, mabuti pa. Limabas po muna kayo. Hindi ko po iiwan yung tatay ko. Miss, wala po kayong may tutulong dito. Lumabas po muna kayo. Ate, ano po nangyayari ni tatay? Ayoko iiwan tayo ni tatay. Iniiwan na tayo ni Lola. Ayoko pati si tatay, iiwan din tayo. Huwag kayo mag-iisip ng ganyan, ha? Huwag kayo mag-iisip ng ganyan.
bastos. Kumusta si Tom? Mamalena, hindi maganda yung sitwasyon dito. Naku, ano ba nangyari? Mamalena, ganito na lang. Maghanda ka ng pagkain, damit. Para kay Isay, kay Jasper, saka kay Nika. Kailangan nila yung ngayong gabi. Eh, si Isay, kumusta? Ayun, iyak pa rin na iyak. Mamalena, kailangan ka namin dito. Punta ka na dito. Sige. Sama. Ms. Asuncion, your father just suffered a cardiac arrest as a result of a heart attack. Nasa coma state siya ngayon. Pero magigising naman po siya agad, di ba po? Right now, ang pinaka-problema natin ay yung blockage dun sa puso niya. Maaari rin itong bumalik. Malaking posibilidad. Kaya mas maganda na mag-undergo siya kagad sa isang operation. Kailangan ma-eliminate kasi natin yung source ng problema para madali ang recovery ng father mo. Dok, gawin na po natin lahat. Yes, but right now I have to tell you na kailangan niyong maghanda ng malaking halaga. Dok, mga magkano ba po yun kung sakali? At least 500,000. 500,000? Saan ako kukuha na ganun? And that's just only for the team of surgeons that will take care of your dad. Iba pa po yung hospital bills. So, pag-isipan niya, and you have to decide. Excuse me. Hindi natin ito teritoryo. Bro, alam ko naman delikado ito eh. Pero kailangan ko itong gawin. Kailangan ko mabigyan ng hustisya yung nangyari kay Isay. Mga para! Pre! Hoy, tigil! Half a million pesos, 500,000? Kasi kung nangyayinan ka lang nalang ko, saan na siya kukulang din mo kalaking pera? Mali yung pangalan mo, di ba? Ikaw yung roommate ko dun sa barbecue cook-off. Alam mo ba yung bagong barbecue contest na ginagawa ngayon? Sali ka na, malaki daw ang premyo. Hindi ko po alam kung kakayanin ko pa itong pagsubok ninyo. Naaminin ko po sa inyo. Hindi ko lang po talaga alam yung gagawin ko.